Sinasabing kaya daw nila ito ginagawa ay para paghandaan po itong nagbabadyang El Nino. Kasabay niyan, pinapaspasan na rin daw ang pag-aayos ng Kaliwa Dam na sinasabing magiging karagdagang source natin ng tubig. Kaugnay niyan, magbabalita live si Shyla Francisco. Shyla, kumusta na ang Kaliwa Dam? Kailan matatapos ang pagsasaayos niyan? Cheryl, nandito nga tayo sa Teresa Rizal kung saan tuloy-tuloy na yung operasyon at 24/7. Dito ang ginagawa pa lang yung tunnel. Dito kasi sa Teresa Rizal magsisimula yung tunnel. Sa ilalim ng Sierra Madre siya tatagos papunta sa General Nocar, Quezon, kung saan itatayo yung Kaliwa Dam. Inaasahan nila na matatapos nga yung konstruksyon ng tunnel na pagdadaluyan ng tubig, pati na yung dam sa 2026, kaya magagamit na raw natin yung Kaliwa Dam sa 2027. Cheryl? Para sa kaalaman ng mga kapatid natin, Shyla, sino-sino at gaano karami ang masisilbihan pag nabuksan na itong Kaliwa Dam? Cheryl, ito kasing Kaliwa Dam, yung nakikitang pangmatagalang water source na tutulong sa Angat Dam makapag-supply ng tubig sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Ayon sa MWSS kanina, nasa 17 milyong residente pa lang sa Metro Manila at kalapit na probinsya yung kaya nitong maservisyon. Oras na magamit na ito, pero may plus 3 million pa kung isasama din yung mga maseservisyohan nito sa Bulacan. So, total 20 million residents yung kayang maservisyohan nito. Cheryl? At linawin lang din natin, Shyla, na resolve na ba yung legal issues dyan sa Kaliwa Dam? Cheryl, ayon nga dun sa MWSS, nakuha na nila yung lahat ng mga permits na kailangan. Bagamat may mga tumututol pa rin sa proyekto, patuloy naman nila kinakausap ito para hindi na madelay itong project na ito na nakakitang solusyon para maiwasan nga yung water crisis. Cheryl? Maraming salamat, Shyla Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.